ba tayo ng pwesto kasi doon sa area na yun ubos yung pain natin, masyadong malakas ang current. So ilang minuto lang pag check mo ubos ka agad, wala na kaagad pain, mas kinanatalian natin. So doon pa tayo sa dating pwesto. Medyo mainit nga lang din kasi marami na rin nakapwesto doon sa ilalim ng tulay. Normally mga kabayan lang doon tsaka ibang mga tayo. Ayan, nakaset up na rin yung ating rad. Tatlo siya. Yung legal lease, crossfire, tsaka sensor. Puro Daiwa ang mga rad natin. Ngayon. Ayan siya. Doon, sila kabayan din. Sabi nila, kanina pa daw silang 4. So, wala daw huli masyado na isda. Bakoko ang na-target dito. Kasi marami rito ang bakoko. Tayo. Alas 9 na. So, isang oras kalahati rin tayo dun sa kabila. At napansin natin nalulugi na tayo sa pain. Wala pa rin agad. Sabi naman dito, wala pa rin daw kumakagat. Siguro nga. At wala, madala ngayon ang isda. Dito lang tayo lagi. Nasa D3. Kasi kung pupunta ka sa open sea, doon sa Jumeirah Canal, masyado na mainit doon. At least dito punta ka lang maya maya doon sa ilalim ng tulay, ayos na, malilim na ang mapain natin. Ganun pa rin, halaan. Nakakatawa nga kasi ang una, bago-bago pa lang tayo, ang gamit ko ipon. So napansin ko lang, marami kasi ipon, nakakahuli naman tayo siguro mga 2, 3, bisan wala, 0 talaga. Napansin ko lang sa area, ang daming mga shell na pinagbalatan ng halaan, tuliya. So siguro mabisa yung gamit nila. Nag-shift tayo, umipon sa halaan at medyo na-improve naman yung panghuli. Medyo dumami. At simula nun, hindi na tayo na zero. Siguro yung mga 4 lang yung pinakakonti hanggang pinakamarami ko nahuli dito, siyam. Na puro mga bokoko, halo-halo. Pero dun sa area kanina na pineswa natin, meron dun mga kanduli. Kala mo ayos na yung ano mo kasi magalaw na yung rat mo, yung pala kanduli. Meron naman iba kumakain ng kanduli pero hindi pa natin na-try. Simula nun, convert tayo sa pamain na tulya, medyo sinuswerte na. At dito naman, pag gusto mo mag-fishing, magsimula ka, magtanong-tanong ka lang sa mga tropa dito kung ano yung magandang rod na gagamitin. Na pang pain ang casting rod. Dito kasi may rail kaya may hirap mag-cast, pero pwede naman sa kabila doon, pwede. Matulungin naman ang mga kabayan natin dito, tanong-tanong ka lang at sasabihin nila sa iyo kung ano yung mga pwede mong i-set up sa una as a beginner kung gusto mong mag-fishing dito sa Dubai. So dito kasi sa D3, meron kasi mga malilim na tulay, pwede mong sumilong ka ngayong pag summer. Yung kasi sa open sea, sa Jumeirah, itong away na to, papatang Jumeirah na yan siya mainit. Maganda dun pag winter siya. So yan ang Dubai Mall, Burj Khalifa. Yan ang daan na yan, yung medyo busy na yan kung nangyong papuntang Jumeirah. So ito galing sa Sharjah. Ito ang tinatawag na D3. Itong area na to, District 3 ang tawagin niya. Kaya naging D3 na. So, kung gusto niyo mag-fishing, tanong-tanong lang dito. Huwag mahiya magtanong. Wala tayong nag-umpisa bago. At patulingin naman yung mga anglers o mga ngawin natin dito. Lalo na mga Pinoy. Nakakatuwa nga kung mapapasin nyo yung aking rod, yung mga cord na siya. Tigi-tigis ang cord na yan.
Kasi merong time dati nahatak yung rod natin papunta sa tubig. So natulungan naman tayong makuha nung makuha yung rod natin ng kabayan natin. Nakasanda lang kasi siya. So nakagatan ng medyo malaki. Kumain sa pamaibaba papuntang tubig. So sumala noon, nagsigurado na tayo mayroong cord. So kahit na rin siyang kagat at nakaupo ka, nagre-relax ka, okay lang, kampante ka na hindi makukuha yung rod mo. Maingay nga lang kasi mayroong kaling-kaling tawagin, kalembang, para at least relax ka na kahit na medyo malaki kumagat. Ang pagkakamali ko lang din noon, syempre, baguhan pa lang yung ating reel, masyadong matigas, mahigpit. So pag ganyan, niluwagan mo lang siya para pag may kumagat, dire-diretso sa tutunig glass, hindi makukuha yung buong magma. So ganito yung mga experience natin dito. Alas 9 gis na siguro, maya maya mukha talaga walang swerte ngayon, kasi nga sila kuya kanina pa yung doon eh, alas 4 madalas yan dito sila, alas 4 eh dumating tayo 7:30 sa kabilang at naisipan na natin kasi nauubos na yung pain natin, nalulugi na tayo. Tunti na nauubos. So ganun lang, kung gusto nila mag fishing dito sa Dubai, punta lang kayo at marami naman dito ang tutulong sa inyo kung paano mag-set. Daming pagi. Wow! Dito yan, sa D3.